Kasama si Michelle sa Blooms o Beanie fans na pumila ng magdamag sa isang mall sa Pasay para makabili ng ticket ng concert ng grupo sa Hunyo. Pero dahil sa dami ng bumili, inabot ng cut-off si Michelle at walang nabiling ticket. Sa tindi na kagusto na makanood ng concert, nakahanap siya ng reseller ng ticket online. Naniguro pa si Michelle at inisa-isa ang interaction at komento ng mga tao sa account ng reseller. Malaki nga po yung account. And parang trusted na po sila kung malaki yung account nila. So pay as you order. Agad na nagpadala ng 10,000 pesos si Michelle sa pamamagitan ng e-wallet service para sa dalawang VIP tickets. Pero hiningan pa siya umano ng suspect na karagdagang 3,000 piso para ma-secure ang VIP tickets. Nagduda na rito si Michelle at nakita niya na marami pa umanong binenta ng tickets ang naturang reseller. Naubusan din ng concert ticket ang estudyante si Angela David. Kaya't sa social media na lang siya bumili kung saan binibenta ang VIP tickets sa halagang 5,000 pesos bawat isa. Ang sabi ko lang naman po, dalawang VIP tickets, tapos gusto niya na po na tatlo na po babayaran, tapos nagpa-charge pa po siya ng padagdag ganyan, kaya mas lumaki po yung binayad ko. Tapos pagkatapos ng full payment po, hindi na po na-replyan. Magkano binayaran mo? 17,165 po. Hanggang sa blinak na si Angela na nasabing account. Kaya't nagbabala si ABS-CBN TV production head Loren Jogi sa fans, maging maingat sa mga transaksyon. Marami po umunong scammers na nambiktima ng mga Beanie fans sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa yan sa nakakalungkot, diba? Na may mga oportunista na ginagamit yung pagkakataon. Marami kasi mga Blooms, mga estudyante. I'm sure pinag-ipunan nila yon. Hintayin nyo lang ho yung ibang pagkakataon. Magkakaroon din tayo ng ibang pagkakataon para makita nyo ang Beanie na mag-perform live at mas gaganda pa. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ginagamit umano ng mga scammer ang pagkakataon na may mga malalaking concert kung saan sasamantalahin nila ang paggamit ng mga dummy account na kunwari ay fan din sila ng grupo o artist para madali umano makapanloko. Dito naman sa ticket scam, nangyari na din ito sa nakaraang mga concerts. Mag-legit check po tayo bago tayong makipag-transaksyon online. Magtanong po tayo sa mga tao sa social media kung ito ba ay scam alert. Nakatakda naman magtungo sina Michelle, Angela at iba pang biktima sa PNP ACG para magreklamo. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.